Sigurado ako na marami sa atin ang alam kung anong klase ng patalim ito. Kilala ito lalong-lalo na ng mga Batanggenyo. Ito ay tinatawag na balisong, isang popular na uri ng patalim sa ating bansa. Maraming mga tao ngayon sa kasalukuyan ang nahuhumaling sa paggamit nito. Bukod sa proteksyon sa sarili at gamit sa ibang mga paraan, ang ilan ay bihasa din sa paggawa ng tricks at pagpapasikat gamit ang balisong. Subalit saan nga ba nagmula ang balisong ng Pilipinas? Ang ating bansa nga ba ang orihinal na unang gumawa ng patalim na ito? Isa lang din ba ito sa impluensya ng mga mananakop noon? Ano nga ba ang totoong pinagmula ng balisong? Ilan lamang yan sa mga tanong na susubukan nating sagutin para sa video natin ngayon. Kaya naman halika paps, samahan niyo akong magbalik tanaw sa kasaysayan upang alamin ang totoong pinagmulan ng balisong. Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Ang balisong ay isang uri ng patalim na maaaring itiklop ang hawakan upang takpan ang talim. Hindi tiyak ang pinanggalingan ng salitang balisong, ngunit sinasabing hango ang pangalan nito mula sa mga salitang baling sungay dahil sa ang unang materyales na ginamit sa paggawa nito ay sungay ng kalabaw o usang. Madali itong ilabas sapagkat maaaring isang kamay lamang ang gamitin. Kilala rin ito sa tawag ng Batangas Knife dahil ang ganitong kutsilyo ay kadalasan sa lalawigan ng Batangas nagmumula. Tinawag naman itong Butterfly Knife sa Ingles dahil nagmumukhang pakpak ng paru-paro ang mga hawakan nito kapag binuka. Fan Knife naman ang isa pang tawag sa Ingles dahil parang nagbubukas ng pamaypay ang gumagamit nito. Bukod dito, ang balisong ay madalas ding tinatawag na 29. Ang 29 ay salitang Espanyol na 29 sa Ingles o 29. Ito kasi ang eksaktong sukat ng isang balisong kung bubuksan ito, 29 sentimetro. Naimbento ang balisong dahil sa mga sitwasyong hindi maaaring gamitin ang dalawang kamay ng individual para mailabas ang patalim mula sa kaluman nito. Halimbawa ay ang manggagawang nasa mataas na lugar gaya ng punong kahoy nakakapit sa isang bagay at nangangailangan gumamit ng kutsilyo. Bukod pa rito, ginagamit na rin ang balisong bilang isang uri ng sining at paraan ng pagbibigay ng aliw sa pamamagitan ng pagpapakitang gilas ng paraan ng paggamit nitong tinatawag na fanning at flipping. Sa kabilang banda, labag sa batas ang pagkakaroon ng balisong sa mga bansang tulad ng Netherlands, Australia, United Kingdom, Canada, New Zealand at Germany. Maging sa Pilipinas, hindi na rin pinahihintulutang magdala ang sino man ng balisong sa mga syudad, maliban na lamang kung kailangan sa trabahong gaya ng tagatabas ng damo, nagtitinda ng prutas, gulay at karne, o nagtuturo ng martial arts. Kailangan ding ipakita ang kakayahan sa paggamit nito sa mga trabahong nabanggit upang mabigyan ng kaukulang permiso. Ang balisong o butterfly knife ay may napakayamang kasaysayan at pinagmulan. Sa likod nito ay ang intriga din kung saan nga ba talaga ito nagmula dahil hindi sigurado ang marami kung saan talaga ito nanggaling. May mga iba't ibang kwento ng tunay nitong pinanggalingan. Madalas na pinagbabasehan ng mga historiador, ang pinanggalingan ng balisong ay nakatala sa mga aklat ng kasaysayan. Subalit may ilan ding naniniwala sa malaalamat nitong pinagmulan. Ang dalawang bansang maaaring sagana sa patalim na ito ay ang Pilipinas at ang France na may kani-kanya ding pinagmulan at kasaysayan. Ang Pilipinas ay madalas na siyang sentro ng atensyon kung pag-uusapan ang tungkol sa butterfly knife o mas kilala ng mga Pilipino bilang balisong. Ayon sa mga kwento, maaring nagsimula pa ang pagkakagawa ng balisong sa Pilipinas noon pang 800 AD. Ang klase ng patalim na ito ay maaring buksan ng mabilisan gamit lamang isang kamay at marahil isa din itong gamit noon sa pangdigma. Maraming mga tao ang meron ito mula pa noon upang kanilang pangprotekta sa sarili at gamit sa iba't ibang paraan. Ang tradisyon ng balisong na nasa isang siglo na sa Pilipinas ay buhay na buhay pa rin hanggang sa kasalukuyan. Hindi mabilang ng mga tindahan at bilihan ng mga ito ang nagsulputan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, partikular na sa Batangas kung saan dito nagmumula
Ang malaking bilang nito na inaangkat pa ng ibang mga bansa. Sa Taal, Batangas din mas nakilala ang patalim na ito, partikular na sa bayan ng Balisong. Dito pinaniniwala ang nagsimulang gawin ng naturang patalim, kaya naman ito na din ang naging pangalan ng lugar. Ang lugar na ito din ay ang pinaniniwalaan ng ilan na tunay na pinagmula ng Balisong. Subalit, isa pa sa mga pinaniniwalaang pinanggalingan ng Balisong ay inimbento umano ito sa France sa pagitan ng 1500 hanggang 1700. Ang dahilan umano ng pagkakagawa nito ay dahil sa tinatawag nilang Paille du Roy na nangangahulugang panang hari. Ito ay isang klase ng kagamitang panukat noong mga 1700. Ang Paille du Roy ay malaki ang pagkakahawig sa butterfly knife o mas kilala ng mga Pilipino na balisong. Ang gamit na ito, ayon sa mga nakakita nito, ay may mga linya ng panukat sa hawakan na naitutupi din kagaya ng balisong ng Pilipinas. Ang Paille du Roy na nga kaya ang ninuno ng ating balisong. Ayon din sa ilang nakatala sa mga aklat ng kasaysayan, noong panahong iyon, ang bansang Espanya ay kilalang malapit at kaalyansa ng mga Pranses. Maaari umanong kinuha ng Espanya ang ideya ng patalim na tinatawag na Paille du Roy mula sa kanila hanggang maidala nila ito sa Pilipinas noong sinakop nila ang ating bansa. Nag-iba lamang umano ito ng konsepto at itsura, subalit ito din ang patalim na kilala sa Pransya. Ang impormasyong ito hanggang sa kasalukuyan ay hindi pa din kinikilalang totoo dahil wala namang matibay na ebidensyang makapagpapatunay dito. Ayon din sa mga Pranses, ang butterfly knife ay mula sa mga bansang Germany at England na kung saan ilan sa mga makikitang antigong patalim na ito ay makikita pa ang mga nakaukit na detalye nito noon pang mga 1900. Dahil dito ay nawala ang konsepto na nagmula nga sa Pilipinas ang balisong at sa ating bansa ito orihinal na nagsimula. Pero kagaya pa rin ang nabanggit ko kanina, maaaring ginaya lamang ito sa mga patalim ng Pilipinas noon pang 800 AD. Dahil sa napakapopular ng balisong sa Pilipinas, ipinagpalagay na lamang ng marami na orihinal itong nagmula sa ating bansa. Ang hindi namamatay nitong katanyagan ay nagpasalin-salin na mula pa noon hanggang sa ngayon na malaki din ang tsansang umabot pa ito sa hinaharap. Sa kabilang banda, ang una ko nang nabanggit na Paille du Roy ng Pransya na malaki ang pagkakahawig sa ating balisong ay naidokumento din ng ilang historiador. Subalit ang kagamitang ito ayon sa mga dokumento ay gamit lamang bilang panukat. Hindi ito ginagamit bilang pang self-defense at lalong hindi ito iwinawasiwas kagaya na lamang ng kung paano ito ginagamit sa Pilipinas ngayon. Maaring malaki ang pagkakahalintulad nito sa ating balisong dahil sa pisikal nitong itsura, subalit pagdating sa uri nito, kung paano ito gamitin ay napakalayong maituturing kumpara sa ating 29, kaya naman napakahirap ding sabihin na ito ang pinagmulan o maaring pinagayahan ng ating sikat na balisong. Magkagayon paman, sa kasalukuyan ay hindi na mahalaga para sa mga Pilipino ang totoong pinagmulan ng balisong. Ang mahalaga ngayon ay ang pagiging bantog ng Pilipinas dahil sa patalim na ito. Bukod tanging sa Pilipinas ka lang din makakakita ng mga natatanging disenyo at estilo ng balisong na hindi mo makikita sa ibang mga bansa. Ang balisong ay bahagi na ng ating kultura na kailan may hindi mananakaw o makukuha ng iba. Dagdag kaalaman. Bilang napag-uusapan na din naman natin ang isang klase ng armas sa Pilipinas, alamin natin ang maiksing kasaysayan ng pambansang sports ng Pilipinas na maituturing na armas para sa maraming Pilipino. Ang arnis. Ang arnis ay tinaguri ang pambansang laro ng Pilipinas dahil ito ay may malalim na kasaysayan sa ating kultura, tradisyon at kasarinlan. Ang arnis ay katutubong sining ng pakikipagdigma ng Pilipinas. Magmula ng sinaunang panahon, ito na ang ginamit ng mga mandirigmang Pilipino upang ipagtanggol ang ating bayan laban sa mga dayuhang mananakop. Sa pamamagitan ng walang katulad na kakayahan sa sining ng arnis o kali at di naapulang alab ng pagmamahal sa bayan, ipinagtanggol ni Lapu-Lapu ang Mactan laban sa Dekanyon at Debaril na puwersa ni Ferdinand Magellan at kanyang mga konkistador. Sa huli, nagapi ang mga mananakop at nasawi si Magellan. Noong digmaang Pilipino-Amerikano, huling ginamit ng libu-libong magigiting na mandirigmang Pilipino ang arnis bilang panlaban sa mga organisado at mas modernong hukbo ng Amerika. Bagamat hindi nagtagumpay ang puwersa ni General Emilio Aguinaldo na ipamalas naman ng mga mandirigmang Pilipino ang kanilang di mapapantayang giting gamit ang sining ng kali o arnis.
Pagpasok ng ikalawang digmaang pangdaigdig, ang arnis ay ginamit ng mga sundalong Pilipino bilang suplemento sa kanilang pangunahing sandata sa kanilang pakikipaglaban sa mga Hapon. Tunay na napakahaba ng kasaysayan ng arnis at gumanap ito ng mahalagang papel sa mga importanteng yugto sa kasaysayan ng ating bansa. Ngunit, maliban sa gamit nito bilang pananggol sa sarili, ang arnis ay nakaugat sa kulturang Pilipino at nakapaloob dito ang iba't ibang elemento ng paniniwalang Pinoy. Isa na ito ngayon sa mga maipagmamalaking pamanang kultural ng Pilipinas sa mundo dahil sa taglay nitong mahabang kasaysayan at pagsalamin sa pamumuhay at kultura ng mga Pilipino. Noong 11 ng Desyembre 2009 ay idiniklara ang arnis bilang pambansang laro at martial art ng Pilipinas sa ilalim ng Republic Act 9850 na linagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo. Ang batas na ito ay may layunin na ipalaganap ang arnis bilang isang modernong martial art at sports at maisamang arnis sa tao ng palarong pambansa. Ang Republic Act 9850 ay mula sa pinagsamang House Bill No. 6516 ni dating South Cotabato Representative Arthur Pingoy Jr. at Senate Bill 1424 ni Senator Juan Miguel Zubiri na kilala rin bilang isang arnisador. Isa na namang kwento ng pagbabalik-tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!